Russell Westbrook mga idol, parang nagiging komportable na nga sa kanyang bagong role dito sa Los Angeles Lakers. Alam naman natin ang nalipat nga itong si Westbrook dito sa Lakers ay mag-iiba talaga ang kanyang laruan. Hindi katulad sa mga dating team niya na siya talaga ang focus at laging yung nasa kamay niya ang bola. Ito kasing si Westbrook mga idol, sa kanyang ang last 3 games nag-average ng 25.7 points per game, 9.7 rebounds at 8.3 assists, tapos 46% ng kanyang field goal percentage, which is very efficient yan mga idol. Kaya nga't mukhang nakakapag-adjust na ng unti-unti itong si Westbrook dito sa kanyang bagong role sa kanyang bagong team. At sigurado yan mga idol, napakagandang balita yan sa buong team ng Lakers pati na rin kay Coach Vogel. At lalong-lalo na nga mga idol sa mga Lakers fans. Dahil kung sakali nga mga idol na itong si Russell Westbrook ay talagang makapag-adjust na at masanay na sa kanyang bagong role dito sa Lakers, ay mas lalong mapapalakas pa niya ang buong team nila. Kaya nga't kung mapapabilis na ito ni Russell Westbrook ang kanyang adjustment, mas maganda ito para sa buong team ng Los Angeles Lakers. At sa ating susunod na balita naman mga idol, ito nga ang Golden State Warriors. Mananalo ba ulit ng NBA Championship ngayong season? Dahil kasi mga idol, noong 2014-2015 season pati na rin ang 2016-2017 season, ang Warriors nag-umpisa rin ng 16 wins and 2 losses kagaya ngayong season na ito. At yung sa dalawang season na yon mga idol, ang Golden State Warriors ay napanalo ang championship. Kaya nga't ang tanong ngayon kung ito bang Golden State ay mauulit ang history na kanilang ginawa. Nakapag 16 wins and 2 losses ang kanilang record sa first 18 games sa season ay napanalo nila ang championship sa dalawang pagkakataon. At kayo ba mga idol, sa tingin nyo ba mauulit nga ng team ng Golden State Warriors ang kanilang ginawa sa nakaraang dalawang season na panalo ang championship ng may 16-2 record? Komento nyo lang mga idol ang inyong mga opinion. At yan ang alamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panood. Bye!